Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Gabi na dito sa Switzerland, mga ano na, alas 10 na ng gabi mga ka-Swiss-miss. And ano, Sunday. Ayan, so ipakita ko sa inyo may pagbabago sa apartment namin. Ito, dyan na siya. Kasi nga, nagbili kami ng TV, so kailangan baguhin namin. Ayan. Nakahanda na yung lagayan ng TV. Ayan. Sana bukas dumating na yung ano, bagong TV namin. Hindi pa yan sigurado. Pero ang sabi nila, mga ano daw, 1 to 3 days yung delivery, yung pag-deliver. Ayan. Ito. Ito talaga yung lagayan namin ng TV. So ngayon, pinagdugtong namin siya. Kasi itong isa, nandun, doon nakalagay yun. May mga ano, Lego ni Jamie. So ayan, much better na pagdugtungin na lang namin. Diba? Tsaka maganda yan. Nung unang dating ko dito, nagandahan ako dyan sa ano, lagayan ng TV ni Mister. Ayan. Maganda. So, wala na yung ano dito. Ano ba yun? Yung ano, kalimutan ko. Yung ano ba yun? Shelf. Ayan. So, yung ano namin, itong sofa, ayan, inurong namin. Ayan. So, may space tayo dyan. Kasi malaki yung TV, hindi maganda yung sobrang lapit, di ba? Hindi maganda sa mata. Di ba? May mga ano, pagbabago. Gabi na yung ano, yung pag-vlog ko. Ayan, yung orchids, dyan namin nilagay. Para may space, di ba? Ano pa lang to, hindi pa yan mga ano, mga ano ba, dyan lang yan nilagay, yan, kasi wala pa tayong mga pambili, pero okay na din yan. Ako kasi gusto ko yung hindi maraming ano, mga display ba, yung minimalist style ba. Yan, so yung halaman, dyan muna siya, ano, at saka ito, ayan, medyo makalat pa, bukas ko pa yan ayusin. Yung TV namin na luma, nandun sa kwarto nila, Jamie. Medyo makalat pa yung kwarto nila. Bukas, aayusin ko. Ayan. And, nag-i-snow ngayon, mga ka-Swiss-miss. Teka, kunin ko yung ano ko, chinelas ko. Ipakita ko sa inyo yung ano, snow. Labas tayo, ha? Saglit lang kasi sobrang lamig. Nag-i-snow ngayon. Tingnan niyo yung ano, snowman na ginawa nila kanina. Ayan. Diba? Malamig, ha? Diba? Yung mga kapitbahay namin, may ano na, may mga Christmas light. Kami lang yung wala kasi matrabaho. Pero tingnan natin kung hindi ako tamarin. Maglagay ako ng ano dyan, Christmas light. Pero hindi pa sigurado. Ayan, no? Mag-i-snow. Malamig, ha? Mga ka-Swiss-miss. Nag-i-snow. Ayan. Yung dati naming apartment, ayun, no? Naglagay sila ng ano, Christmas light. So, pasok na tayo. Lamig. Wow. Ayan. So, may bagong tambayan si Mami Irie. Ayan. Ang kulang na lang dito, magbili ako ng ano, table ba, yung maliit lang, di ba, sa IKEA. And ano, sa Christmas tree,
pag magbili kami, baka dyan namin ilagay. Diba? Ayan. So, sana dumating na bukas yung TV para tuloy-tuloy na yung aming ano, paglinis, ayan, pag-aayos. So, ngayon, mag-kwentuhan tayo. Ayusin ko muna yung ano ko, cellphone ko. Parang tabing eh. Ayan, okay na. Ayan. Ito rin yung ano, rason kung bakit ako nag-vlog ngayon kahit late na kasi nga magkikwento ako sa inyo. Dapat nung ano pa to last week, ang problema pag nag-ano na ako, naggagawa ng video, tapos nagkikwento si Ellie, umiiyak, kaya hindi maganda. Putol-putol mga kasbismis, maganda yung ano talaga, tuloy-tuloy na kwentuhan. Kaya ito, grinab ko na yung opportunity na ito na tulog yung aking mga Junakis. Lalong-lalo na ang Ellie. Ayan. Tsaka, ano, sorry kung ngayon ko lang ito kwento sa inyo kasi na-trauma ako mga kaswismis. Kaya hindi ko na ikwento ito sa inyo agad-agad. Ang kwento ko sa inyo about to sa, ano, nung nanganak ako kay Ellie, diba wala akong birth vlog story. May ano ako vlog nung nanganak ako kay Ellie nung nag-labor, diba? Pero hindi ako nagkwento-kwento ng mga ano, kung ano yung mga nangyari, diba? Nagkwento man ako pero mga ano lang yun, mga short na chika, ayan. So, ngayon ko na ikukwento sa inyo talaga kung ano ba talaga yung totoong nangyari sa akin nung pinanganak ko si Ellie. Ang akala nyo mga kaswismis, okay lang lahat, walang ano, walang nangyari na masama, ayan. Ang totoo niyan, may nangyari na hindi namin inaasahan talaga mga kaswismis. So, sorry ha kung ngayon ko lang to na ano na ikwento. Ano na ngayon, November, 'di ba? Pinanganak ko ang Ellie January 25 tapos si Ellie 10 months na, 'di ba? So, matagal mga kaswismis, oo. Ayan, na-trauma kasi ako. Tsaka parang ayoko muna siyang isipin, ayan. So ngayon, ito na. May ano na ako. Lakas ng loob para i-share ko sa inyo yung totoong nangyari sa akin. Hindi ko na ito papahabain pa. I-ano ko na lang ito. I-shortcut na kwento. Ayan. Nung pinanganak ko ang Ellie, mga kaswismis, okay naman. Actually, siya yung ano talaga, siya yung mabilis na lumabas sa kanilang tatlo, kay Jamie and Olivia. Si Ellie yung pinaka mabilis. Ang problema nga lang, yung placenta ko hindi lumabas. Oo, so doon ako nagka-problema. Akala ko okay na lahat. Nung paglabas ni Ellie, sabi ko, thank you Lord, maraming salamat na okay ang lahat, okay si Ellie. Pero hindi pa pala tapos. Yung placenta ko, hindi talaga siya lumabas, mga kaswismis. So habang pinapadedi ko ang Ellie, kasi ano, pag normal delivery ka, paglabas ng baby, ibibigay yan sa'yo, tapos papadidiin mo, kahit na ano ka pa, lupay-pay, basta, oh, ganun yung ginawa ko kay Jamie and Olivia. Talagang pinadedi ko sila agad-agad habang yung mga ano, midwife busy sa akin, na yung ano, placenta, ayan. So, nung kay Ellie, habang pinapadedi ko siya, nakita ko yung ano, midwife na parang natataranta na ewan. Kaya medyo kinabahan ako. Tapos, ayun na, nagsabi siya na, ma'am, ano, pwede mag, ano ka, mag-push kasi yung placenta mo hindi lumalabas. So, doon ako kinabahan talaga mga kaswismis. So, nag-ano naman ako, nag-push ako habang karga ko ang Ellie. Nakahiga pa, di ba? Nakaganyan ako, tapos ang Ellie nandito.
So nag-push ako mga kasmismis, nag-ano talaga ako, nag-effort para lumabas lang yung placenta. Pero hindi pa rin talaga siya nag-work. So kinuha nila si Ellie sa akin para makapag-focus ako sa ano, yung placenta ba na lumabas. Nag-ano pa rin ako, nag-push pa rin ako mga kasmismis. Pero hindi pa rin siya nag-work. So ang ginawa ng midwife, nag-ano siya, nag-catheter. Oo. Sinabihan niya ako na mag-catheter daw. Ako naman, ha, bakit mag-catheter? Ano daw yun, nakakatulong para lumabas yung placenta. So sabi ko, sige, para ano, lumabas na yung placenta kasi kinakabahan na ako. Natatakot ako kasi may kilala ako na namatay. Kasi nga hindi lumabas yung placenta. So marami na yung ano, marami na akong naiisip na hindi maganda. So sabi ko, sige. Ayun, nag-ano ako, catheter. Hindi pa rin siya nag-work, mga kasismis. So sinabihan naman ako ng ano, midwife, na mag-ano daw siya. Yung second option na, mag... ano ba yun? Yung tinusok-tusok. Ano ba yun? Acupuncture? Tama ba, mga kasismis? Oo. Acupuncture, oo. Dito naman sa may ano ko, pusod ko, mga kasismis. Nakita ko, nagtusok-tusok, tapos may dugo. Ayan, pasintabi sa mga kumakain. So, ayun na. Parang nabuhayan ako kasi sabi ko, sana ito na yung ano. Sana lumabas na ba yung placenta ko kasi nga, second option na yan, nag-acupuncture na. Bad news kasi hindi pa rin siya ano, lumabas yung placenta ko, mga kasmismis. So, yung midwife parang na ano na siya, natataranta na talaga siya. Ayan. Kasi yung nagpaanak sa akin, dalawa lang. Oo. Dalawa lang. Actually, isa lang yun, tapos may ano, may parang assistant lang. Oo. So, ayun. Natataranta na yung midwife. Sabi niya sa akin, tatawagin ko lang yung ano, doktor. Kasi hindi nag-work yung catheter, yung acupuncture, hindi nag-work. So, kailangan ko nang tawagin yung doktor. So, ako naman, sige. Pero, kinakabahan na talaga ako nung mga oras na yun. Ang mister naman, karga niya ang Ellie. Hindi pa nga nabihisan ang Ellie kasi nga, nabisi na sila kasi nga yung placenta ko, mga kaswismis. Doon sila nag-focus. Tapos, nung pagdating ng doktor, sabi niya sa akin, ito na yung ano, last na option. Kung hindi mag-work, kailangan ka na namin dalhin sa operating room. Natakot na naman ako, mga kasmismis, kasi sabi ko, ha, operating room? First time ko na ano, maka-experience ba, na dalhin ba sa operating room? Sabi ko, ay, Diyos. Sabi ko, ano, sana mag-work itong gagawin ng ano, doktor. So, ayun na nga, nag-start na yung doktor, mga kasmismis. Ang ginawa niya, yung chan ko, ginanon niya ba, mga kaswismis, ganun. Talagang dinidiinan niya na ano, ng bunga. Hanggang sa napaiyak na ako, napaaray. Kasi sobrang sakit, mga kaswismis. Ginaganon kasi eh, para lumabas yung placenta. Eh, syempre, wala namang anesthesia yan, di ba? So, doon, hindi ko na kinaya talaga. Sabi ko, ano, kumbaga ano ba, aray, ganun, sabi ko, hindi ko na kaya. So ayun, nag-decide yung doktor na dalhin na lang ako sa operating room kasi nga delikado daw. Tsaka marami ng dugo ang nawala sa akin, mga kaswismis. Yun daw yung ano, nakakamatay, yung maraming dugo na nawala. Ano ba yun, bleeding, oo. Ayun. So, bago nila ako dalhin sa operating room, binihisan nila ako, mga kaswismis. Tsaka nakita ko maraming dugo talaga yan. Pasintabi ha, sa mga kumakain. Ako naman, nakatingin lang ako. Habang inaayos ba nila ako, pinapalitan ng damit, ako naman, nakatingin lang ako sa ceiling ba. Na nag-aano, nag-pre-pray na. Sabi ko, Lord, maliliit pa yung mga anak ko, sabi ko.
Tapos mayroon pa akong bagong silang. Paano na yung mga anak ko kung may masamang mangyari sa akin? Tapos ang sabi pa nila sa akin, mga kaswismis, na papatulugin daw nila ako. Yung ano ba yun, yung sa anesthesia. So doon na naman ako natakot na naman. Sabi ko, ay Lord, tulungan mo ako. Tsaka ang iniisip ko, baka hindi ako magising. Yung ano ba, basta kasi may mga ganun, di ba, na ano, pinapatulog para sa anesthesia ba, tapos may mga hindi na nagigising. Yun ang tumatakbo sa isipan ko, mga kaswismis, yung baka hindi na ako magising, ganun-ganun, baka matigok na ako. Basta, ano talaga, uuwi man, pero yun talaga yung nasa isip ko, mga kaswismis. Sabi ko, yung mga anak ko, kawawa naman. Tapos ang Eli pa, hindi pa nga siya na, ano, naasikaso talaga, kasi, ano, emergency nga, mga kaswismis. So ayun na, bago nila ako dinala, may pinirmahan ako, mga kaswismis, na ano ba yan, yung nag-a-agree ka ba, ayan, kung may masamang mangyari sa'yo, ganun-ganun. Basta may mga ano, may kasulatan pa, so nagpirma ako. Tapos dinala nila ako na sa ano, operating room. Pagdating ko sa loob, natakot na naman ako kasi ang dami nila, mga kaswismis, siguro mga 6 ata yun or 7. Diyos mio. Nakahiga ako, ano. So, pagpasok ko, gumano na ako. Hala! Bakit ang daming tao? Natakot ako. So, ano, parang naisip ko, parang hindi ito biro. Kasi marami eh. Saka nakita ko yung malaking ilaw sa operating room. Di ba yung nakikita mo lang sa mga ano, palabas, yan. Yung malaking ilaw, sabi ko, hala, ito na. Ito na talaga. Nasa operating room na talaga ako. Tapos umiyak lang ako, mga kaswismis. Sabi ko sa mga doktor, ano, Tagalog na lang na, ano, tulungan nyo ako kasi yung mga anak ko maliliit pa. Ganun iyak ako, lang iyak. Tulungan nyo ako. Tapos kinausap naman ako ng ano, nung matanda. Matanda na siya na babae. Sabi niya, huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin. Relax ka lang. Habang nagsasabi siya ng relax, iyak na naman ako, tulungan niyo ako. Maliliit pa yung mga anak ko, ganun-ganun. Iyak lang ako, hinayaan lang nila ako, mga kaswismis. Tapos, ano, habang umiyak ako, sabi niya, sabi ng babae, ano, mag, ano daw ako, tagilid ba? Kasi mag, i-inject na sila ng, ano, mag-i-inject na sila ng anesthesia. Ang maganda, hindi raw nila ako papatulugin. Ano lang daw, yung half lang, yung may anesthesia dito, pababa. Dito sa taas, wala na, mga kaswismis. Ayan. So, maganda, di ba? Doon, medyo kumalma ako. Kasi hindi raw ako papatulugin. Kasi nga, nagpapaano ako, breastfeed kay Ellie. So, hindi raw maganda yung ganun ba. Ayun. So, ang ginawa ko, yung itsura ko ganun, yung posisyon ko ganun, mga kaswismis, kasi nga tuturukan nila ako ng anesthesia. Sabi naman ng ano, babae, huwag kang gagalaw kasi tuturukan ka. So ako naman nakaganun ako. Ang problema, sumabay yung ano, contraction. Kasi ano, kahit tapos ka na manganak, may contraction ka pa rin na nararamdaman. Sumabay yung contraction, mga kaswismis, habang ako'y tinuturukan dito sa likod. Bawal gumalaw. So, ang ginawa ko, pinigilan ko na lang yung sakit. Ay, sobrang sakit. Grabe, sabi ko. Diyos mio. Grabe, ito na ano. Experience talaga. Pinigilan ko lang kasi bawal ngang gumalaw. Kasi nga, nagtuturok sila dito sa likod. Ayun. Tapos, after nila akong turukan ng anesthesia, may ano, yung parang bakal, inano nila sa katawan ko, nirab ba? Parang, ito, nararamdaman mo ba? Ganyan. Malamig siyang na ano, na bakal. So dito, nararamdaman ko siya, mga kaswismis. Kasi wala namang anesthesia dito sa taas. So nung dito na sa may ano, may chan, ayan. Hindi ko na naramdaman yung ano na yun, yung bakal.
So, nung sinabi ko na ano, wala na akong nararamdaman, nag-start na sila mag-opera ba? Kasi kailangan tanggalin yung ano ko, mga kaswismis, yung placenta ko. Kasi nga hindi lumabas, di ba? So, ayun, mag-start na sila. Hindi ko nakita kung paano nila na, kung paano nila kinuha yung placenta ko. Kasi may ano yan, may cover eh. So, hindi ko alam kung ano yung nangyayari. Ayan. Basta ako, ano lang ako, nagpre-pray na sana maging okay lahat. Ayan. Wala akong naramdaman talaga. Kasi, ano, very, ano, hata yun, strong yung anesthesia. Wala kang maramdaman talaga, grabe, para kang, ano, parang paralyzed, ayan, parang wala talaga. Pero yung dito ko na, ano ko, nagagalaw ko, nararamdaman ko yung dito sa taas. Ayan. At saka hindi siya nagtagal. Mga ilang, siguro half an hour lang. Basta mabilis lang siya, mga kaswismis, na tanggal yung ano ko, yung placenta ko. Pero madami sila ha, sa loob. Akala ko, ano, konti lang. Tapos ayun, sabi na, ay, okay na ma'am. Nakuha na yung placenta mo. Okay lahat. Tapos in-ultrasound ako para ma-check ba kung may naiwan, mga kaswismis. Kasi hindi pwede na may naiwan sa loob. Delikado daw yun. Kaya in-ultrasound nila ako. After nilang makuha yung placenta, in-ultrasound pa ako para sigurado talaga. So, okay naman, mga kaswismis. Walang naiwan. Tapos nung kinuha na yung cover, nakita ko na lang may maliit na timba. Siguro doon nila nilagay yung ano ko, placenta. Hindi nila pinakita sa akin. Pero nung kay Jaimen Olivia, nakita ko yung placenta ko kasi ano yun. Okay naman, walang problema. Yung kay Ellie lang hindi ko nakita. Ayan. So, ayan, pasalamat ako na okay lahat, mga kaswismis. Grabe talaga yung ano, pinagdaanan ko. Para akong ano, para din akong nasisarayan, oh, sa totoo lang, grabe. Para akong lantang ano, gulay after ng pagkuha ng placenta, para akong lantang gulay, mga kaswismis, grabe. Parang paralyzed. Hindi ko maigalaw yung katawan ko kasi may ano pa eh. Nandun pa yung anesthesia sa katawan mo talaga. Hindi mo maigalaw talaga. Kahit nga mag-ano ako, ganun, tagilid. Hindi ko magawa, mga kaswismis. Talagang ganun lang ako. Ganun lang. Ito, nagagalaw ko. Pero yung dito, hindi ko maigalaw. Parang ano ka talaga, paralyzed. Tapos, ayun, nung tapos na nilang makuha yung placenta, nilipat ulit ako sa isang bed. Ginaganon talagang para kang mannequin na inaano lang, pak, nililipat sa isang bed. Kasi wala akong lakas talaga, hindi ko maigalaw yung ano ko, katawan ko. Tapos ayun na, binalik ako doon sa room kung saan ako na nanganak. Nandun pa si Mister, karga niya ang Ellie. Mabuti ang Ellie, hindi nag-iyak habang ako'y nandun sa ano, operating room, mga kaswismis. Kasi hindi ko siya napadede ng matagal kasi nga yung placenta ko hindi lumabas. Talagang behave ang Ellie. So ayun, nakabalik na ako doon sa kwarto. Pinagpahinga muna nila ako. Tapos mga ano, siguro half an hour, pinakain na nila ako. Tapos pinauwi ko na si Mister kasi sabi ko, ano, uwi ka na kasi si Jamie Olivia may pasok pa kinabukasan. So pinauwi ko si Mister, mga kaswismis, kahit na hindi pa ako okay. Kasi sabi ko kay Mister na may mga ano naman, may mga midwife na tutulong sa akin. Kaya ano, ayun, kaya pinauwi ko na lang si Mister. So, kami na lang ni Ellie yung natira doon. Ayan. Kumain ako. Ang Ellie, hindi pa rin siya nag-iyak. So, maganda.
kumain ako, ayan, tapos nilipat na kami doon sa kwarto kung saan kami nag-stay ng ilang araw. Mabuti kami yung nauna kasi ano yun, 'di ba? Pang dalawang ano yun, pasyente. Ayan, mabuti kami yung nauna ni Ellie. Tapos ayun, nagpahinga na ako. Tapos nung ano na mga ano na yun, madaling araw, umiyak ang Ellie, mga kaswismis. Eh, hindi ako makatayo. Kasi nga, nandito pa yung ano ko, yung anesthesia ba? Napifeel ko pa talaga yung anesthesia. Nararamdaman ko pa. So, hindi ako makatayo. Ang ginawa ko, nag-ring ako para humingi ng tulong sa midwife na kargahin ang Ellie na ilagay dito ba sa akin para makadidi. Ayun. So, ayun na. Nagdidi na ang Ellie. Ang problema nga lang, kasi nga, ganito, nasa ibabaw lang siya, nag-ano siya, parang, nagsulay, ano ba yun, nagsuka. Oo, kasi hindi maganda yung posisyon ni Ellie, mga kaswismis, nasa ibabaw siya. Ayun. Naawa ako kay Ellie that time. Kaya lang, ganun talaga, di ba? Bumawi naman ako nung kinabukasan. At saka, nag-ano ako, iron, ano ba yun? Iron infusion? Basta, sinalinan ako ng iron, mga kaswismis, isang bag. Kasi nga, maraming dugo ang nawala sa akin. Kung mapapansin nyo sa ano ko, video nung after kong manganak, maputla ako. Sobrang putla ako talaga, mga kaswismis. Oo. Parang ano, basta, parang wala ng dugo. Kasi nga, ano, nung hindi lumabas yung placenta ko, maraming dugo ang nawala. Kaya yun yung pinipigilan nila. Kasi yun ang nakakamatay eh. Yung nag-ano ka na bleeding ba ng marami. Yun ang nakakamatay. Hindi yung placenta na nasa loob, yung ano raw, yung pagdudugo ang nakakamatay. Ayan. So ayun, nag-ano ako. Iron infusion. Infusion ba yun? Basta sinalinan ako nila ng iron, isang bag. Mga kaswismis. Isang bag siya. Grabe. Grabe talaga na ano yung experience. Kaya hindi ko naikwento sa inyo agad-agad kasi ewan ko, basta feeling ko that time para akong mamamatay na, mga kaswismis. So, grabe. Akala ko hindi ko na makikita yung mga anak ko. Ayan, si Mister. Si Mister naman, mga kaswismis. Ano siya, nung hindi na lumabas yung placenta ko. Ano rin si Mister? Parang lutang siya. Parang hindi niya alam yung nangyayari. Parang siguro na ano ba si Mister? Nabigla. Oo, kasi akala din niya na okay na lahat. Diba? Kasi kay Olivia and Jamie, okay naman. Yung kay Ellie lang, may nangyari na hindi masama. May nangyari na masama. Ano ba yun, hindi masama? May nangyari na masama, ayan, hindi lumabas yung placenta ko. Akala nga din ni Mister na, ano, yun nga, mawawalaan na din ako, ganun. Grabe talaga yung ano, experience ko na yun, mga kasmismis. Hindi pala biro yung hindi lumalabas yung ano, placenta. Grabe din pala yan. Ayan. So yan yung ano ko, chika ko sa inyo, mga kasmismis. Akala nyo walang nangyari, ano? Akala nyo ano lang, okay lang. Hindi ko lang kasi sa inyo na-ekwento agad-agad kasi ayun nga, na-trauma talaga ako. Tsaka first time ko na maka-experience sa operating room. Grabe. Grabe talaga. Well, ganun naman talaga ang buhay. May mga hindi inaasahang pangyayari, di ba? Ayan. So, ayun yung ano natin, chika, mga kaswismis. Share ko lang sa inyo. Ano. Kasi may nabasa ako. May nagtanong. Bakit wala daw akong ano, yung bird vlog story ba? So, in-ignore ko lang muna yan. Kaya nagtagal. Ano na ngayon, November, di ba?
Grabe, grabe na ano experience. Kaya saludo ako sa lahat ng mga ano talaga nanay, oo, grabe. Hindi biro yung mga pinagdadaanan ng isang nanay, lalong-lalo na pag nanganganak, Diyos ko. 50-50. Ayan, kaya sa mga ano diyan, sa mga lalaki, ayan, alagaan nyo yung mga ano, yung mga asawa nyo, ayan, kasi hindi biro talaga maging isang ina. Ayan. So, ayan lang yung ano natin, chika. Ang haba pala, oh. Nakaano ako, 25 minutes, Diyos mayo. Sinurkat ko na nga lang to eh. Mm-hmm. Pero mahaba pa rin. So hanggang dito na lang yung ating video, mga ka-Swissmiss. And maraming salamat. See you sa next vlog. Bye!